Ikha niya ang langit at lupa. Inikha niya ang araw at buwan. Inikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lupusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na mga lamang kung kayo'y sumasambalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayaan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro sa kasalabindalawa. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit sa 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol
na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Napagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ng Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro, at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, "Kung talagang propeta ang taong ito,
Alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." Sumagot siya, "Ano po iyon, guro?" Sinabi ni Jesus, "May dalawang taong nanghiram ng isang nagpautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga." "Tama ang sagot mo," tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinadkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang maraming niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas." Saka sinabi sa babae, "Ipinatawad na ang iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, "Sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan?" Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos. Dahil kahit hindi po unang Webes ng buwan, ay kasakasama po ulit natin ang ating mga kapatid na street dwellers na siyang pinapakain natin tuwing araw ng Webes at natutulungan ng iThursday program ng Quiapo Church. Naalala ko po mga kapatid, nung mga nakaraang buwan, nagkaroon po ako ng pagkakataon na magbigay ng talk patungkol sa habag at awa. At ito po yung dalawang salita na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Dalawang salita na laging magkaugnay at nagdadala sa atin sa tunay na pagmamahal. Dahil kapag kulang ang isa, panigurado, hindi rin tayo tunay na nagmamahal. Mayroon kasi sa atin, nahabag nga, pero wala namang ginagawa o inaabot na tulong. O kaya naman ang ilan sa atin, sobrang pagpapakita ng awa, bigay dito, tulong dito, punta dito, pero sa kabila pala ng lahat ng iyon, pakitang tao lamang, nagpapasikat at nagpapabango lamang ng kanyang pangalan sa mga tao. Kaya mga kapatid, ang habag at awa na ginagawa natin ay pagpaparamdam din ng iyong tunay na pagmamahal. At ito ang ipinakita ni Jesus sa ating ebanghelyo. Narinig po natin na may isang babae ang pumasok sa isang handaan at pagkakita niya kay Jesus ay binasa niya ng luha ang mga paa nito at pinunasan ito ng kanyang buhok at pagkatapos ay pinahiran naman ito ng mamahaling pabango. Bagamat marami ang panguhusga na ibinabato sa babaeng ito at marami rin ang tumuturi sa kanya na isang makasalanan,
ay tinanggap pa rin siya ni Jesus dahil sa kanyang mga ginawa at siya ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Kung makikita po natin mga kapatid, habag at awa ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. At ito po ay available sa lahat ng mga nagpapakumbaba katulad ng babae sa ebanghelyo. At kahit ano pa ang naging kasalanan niya, kahit ano pa ang naging bigat ng mga nagawa niya, o kahit marami pa ang nasasabi ng ibang tao sa kanya, marami ang alam ng ibang tao sa kanya, si Jesus, pinatawad pa rin siya dahil tiningnan siya hindi sa kanyang kasalanan, kundi sa kanyang puso na punong-puno ng pagsisisi at pananampalataya. At tayo rin po, mga kapatid, sa tuwing tayo ay lumalapit sa kanya, lalo tigit sa sakramento ng kumpisal, tayo ay napapatawad din sa ating mga kasalanan. Awa at habag ang ipinapakita sa atin ng Diyos kapag tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Awa at habag ang ipinapakita ng Diyos sa tuwing tayo ay humihingi ng tawad sa Kanya. At una na po itong pinakita ng Diyos sa atin, ang Kanyang awa at habag. No? Nung tayo po ay nahabag ang Diyos sa atin, nung nakita niya ang mga tao ay lubos-lubos na nagkakasala sa kanilang buhay. At yung awa na ipinakita ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. Nagkatawang tao ang Diyos na muhay sa atin at sa pamamagitan ng buhay na iyon, sa buhay ni Jesus, inialay niya ito sa krus upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, dito makikita natin na ang habag at ang awa ng Diyos ay para sa lahat at hindi po ito nalilimitahan sa ating pagkakamali at pagkukulang sa buhay. Patuloy tayong kinahabagan at patuloy tayong kinaawaan ng Diyos. Kaya naman marapat dapat din na kahabagan at kaawaan din tayo or kaawaan din natin ang ating kapwa. Kaya nga kung tatanungin din po natin ang ating mga sarili, katulad din ba tayo ng Pariseo na nabanggit sa Ebanghelyo at yung ibang tao na madaling nang husga sa kanyang kapwa dahil sa mga pagkakamaling nagawa nito? O katulad tayo ni Jesus na inunawa muna ang taong iyon at tiningnan siya ng may awa at habag? Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na misa, hingin natin ng Kanyang grasya at biyaya na nawa tayo ay patuloy na mahabag sa ating kapwa at patuloy na makapagpakita at magawa ang awa na nararamdaman natin sa kanila. At sa pagtatapos po ng aking pagdinilay at pagbabahagi sa inyo, lagi po nating alalahanin, mga kapatid, ang Diyos ay nagpakita ng habag at awa. Nawa tayong lahat ay maging mahabagin at mawain sa ating kapwa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpakita ng mapagmahal na habag sa kaniyang pakikitungo sa mga makasalanan. Sa bawat kahilingan, ang atin pong itutugon, kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan.
Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway kumantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, dinggin mong aming iyong idulot po sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot pa sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may sakit at iyong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Iyong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, idulot mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kaniyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawad, na tagapagligtas, na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog nang bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Dakila kang tunay.
sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Aakayin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Buhay mo'y inalay mo sa kabila ng lahat. Pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, sa lahat ng ating mga kadiboto at sa ating mga online viewers, sa inyong patuloy at walang patid na pagbibigay ng tulong, suporta at donasyon sa ating parokya. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga online donations, mga pamisa at mga pagbibigay ng mga ayuda na siya namang itinutulong natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Tuwing Webes po ay mayroon tayong tinatawag na iThursday program na kung saan ay tinitipon po natin ang ating mga kapatid na street dwellers, binibigyan ng katisismo at gayon din binabahaginan sila ng mga pagkain na kanilang makakain para sa araw na iyon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa programang ito. Tunay ngang ang ating debosyon, tinuturuan tayong magmalasakit, magkawanggawa, at tunay na magmisyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba
na namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.